Hi, Kadelic Cakes! Nung Saturday, hindi ngayon, ipapasyal ko kayo sa Okada. At ayan, papunta kami ng mga oras na yan. At bago ka nga makapasok sa loob ng Okada, i-check nila lahat ng mga gamit na dala mo using baggage machine. At ayan, kung makikita nyo, kinukuha na namin. Then, umakyat na rin kami dahil nga galing kami sa parking area. Ayan pala ang tagapagmana ng Okada. Char, o diba? Ang ganda niya. Pagpasok nyo nga sa lobby, makikita nyo itong napakalaking kurtina na to at naglalakihang chandelier. O diba? Ang ganda. Habang nandyan nga kami, talaga namang amoy na amoy namin ang amoy ng Okada. At ayan, ready na kami para pumunta sa aming nabook na kwarto. Nung napasok ko nga itong hotel na to, hindi siya nalalayo sa itsura ng hotel ng Winford sa Sampaloc. At ayan nga ang napakalawak nilang hallway. At sisimulan ko na kayong itour sa nabook naming kwarto. Ayan, pag inap mo yan, counted na yan, assault. Sa paramit lang. Libreng tubig. One O diba, ang lakas makasyala-syala pag nandito sa Okada? At konting tip sa may mga balak ng pumunta o pumasyal sa Okada, hindi sila nagpapapasok ng pagkain galing sa labas, kailangan sa loob mismo ng Okada kayo bibili. At ayan, minimake up na kami ng aming Donya. Shout out sa'yo sa napakagaling mong mga kamay. At ayan, lumabas na rin kami after namin ma-makeupan. Okay, ang first lady, ang Canadian, ang tagapagmana. Na mga oras na yan naghaharap na kami ng makakainan namin dahil medyo Tom Jones na rin kami ng mga oras na yan at napili nga namin kumain sa Texas Roadhouse. At habang kumakain nga kami, nag-start na ang kanilang musical fountain na napakaganda at ang lakas makarelax, promise. Bumili na rin kami ng snack at nakita ko tong Mala Flying Lantern Festival. O diba, napakaganda. At ayan ang behind the scenes na pagkuha namin ng mga picture. Ayan na! Pag yan, pangit ang kuha yan. May kasama kayong manager, no? Blood na blood. Tignan mo, ang ganda na ng picture. At ayan nga, natunghayan pa namin ang kanilang musical fountain logo ng Okada. Ang sarap lang sa feeling na bago umalis yung dalawang kaibigan namin papuntang Canada, talagang nakuha naming makumpleto. Kaya matapos namin kumain at magpa-games ng iilan, talagang sinulit namin magkwentuhan. At syempre, hindi mawawala ang in-between, o diba? Pag siniswerte ka nga naman. Lower 20. Okay. 20 lang? Labi muna. Para na ulabot sa kanya. Baka mayroon pa. Ito. Nakasapot yan. Di ba pa yun eh? Yung gantong sumpa nakarating ng Canada. Ano? I-all-in mo ba? All-in yan. Sino? Ano yan? Ginawa mo kalapak. Mga tingin. May hirap na kami. Sabi na yung pera.
Pagkatapos kang mag-in-between, eh, nag-truth or dare kami. Spit or swallow? Ah, talaga binidyo mo pa. Ano? Take 3. Natapos nga ang gabing yan na napakasaya at talagang napaka-memorable. Yun lang, salamat!